ganito pala itsura ng airport dito, no? Ito guys, itsura ng exit. Ang galing, o tiga nyo, katabi lang to ng hotel ko, ha? Presa in, so pets. Dito lang pala yung sinerya. Order nyo to guys, highly recommended. Kakatapos ko lang kumain ng dinners, kaya ngayon, family mart. Hello guys, welcome back again with another video, another series, another travel destination to visit. And guys, nabasa nyo naman sa title, ngayon, babalik tayo sa Japan! Guys, ito ang ating first travel this year. And guys, ngayon, ang pupuntahan natin is specifically ang Tokyo and Sapporo. So guys, yun, abangan nyo lahat ng vlogs ko ngayon kasi ito pa lang ang ating episode 1. And ngayon, itatakal ko dito sa vlog na ito ang travel requirements, ang immigration, tapos yung mga kailangan nyo pa na i-present pagka pupunta kayo doon sa Japan kasi may mga QR code na kailangan. So later, i-discuss ko sa inyo kung paano nyo makukuha yun. So guys, ngayon, dito sa letter E, ito yung laging sinasabi ko na place na kung saan dapat magbayad ng Philippine Travel Tax worth 1,620 pesos. Diyan ako lagi guys nagbabayad. Kadalasan, medyo maikli yung pila dito. Kaya dito na lang kayo magbayad sa letter E. Then after nyo magbayad ng Philippine Travel Tax, kasi guys, mandatory yan. And kailangan lahat ng travelers na Pilipino ay magbabayad niyan. Then after nyo magbayad, is pupunta na kayo doon sa check-in counter area para i-drop yung luggage nyo. Then after nun, pupunta na kayo sa immigration. So, let's go! Ayan guys! Open na yung check-in natin. Narita Z2192. Ayan, open. Punta na tayo doon sa B22 to 29. Andito tayo ngayon na sa check-in counter. Actually, nakalagay doon letter B. Pero sa C naman sila nakalagay ngayon. So, dito ang gagawin dito, pag nandito kayo, is idadrop nyo lang yung baggage, then kukunin yung boarding pass. Ganun lang kadali. And ipepresent nyo yung resibo ng inyong travel tax, then yung mga luggages nyo. Alam nyo guys, dito sa trip ko na ito, very hard packer ako. Kasi hindi ako ngayon na one luggage lang. Tignan nyo naman. Dalawang maleta guys yung dala-dala ko. Tapos alam nyo, each dyan is 20 kilos ang target ko kasi 40 kilos max yung allowance ko. Kasi syempre, pumunta tayo ng Japan, baka maya mag-shopping tayo dun. Hindi ko alam kung ilan ngayon yung timbang nito kasi galing ako ng Boracay. So baka bumigat siya ng slight or whatsoever. Sana hindi. Sana. Para mayroon pa tayong may uwi, diba? Na kahit pa paano stuff from dun. Okay guys, tayo na. Check-in time. Good morning po. Wait lang ate. Sa Narita po. Yeah. Ate, pwedeng palagay ng ano, ng fragile sticker. May skincare kasi dyan sa perfume. Proper naman. Thank you. Tingnan nyo guys, isang maleta pa lang, 16.3 kilos na. So minus na yun sa 40 kilos. Ang bigat agad. Kasi yan, mga ano yan eh, mga coat. Kasi diba syempre winter doon. So ang bigat niya, Diyos ko Lord. Tinanong ko kung saan tayo uto, sa middle daw. Ayoko pa naman sa middle dahil ano kapag ka umiihi. Pero it's okay. Pero kasi 4 hours yung flight, no? Let's go. Tignan nyo, itong isang bagahe ko, 19.4 na. Grabe. So, mapaporti ko na agad. Nandito pa ako sa Pilipinas pa lang. So, guys, nandito na tayo sa immigration time. So, ngayon, dito, kailangan nyo ito i-fill out. Ito yung QR code na kailangan nyo, guys, pagka kayo pupunta sa ibang bansa. Kasi, parang, yaan yung parang tracking part ng mismo immigration. Ilalagay nyo lang naman dyan yung mga simple details like flight details, like yung kung saan kayo pupunta, kung saan yung destination nyo, yung address nyo, mga ganun lang naman, and yung kailan birthday nyo. Napakadali lang nun guys. Kaya bago kayo magpunta sa immigration section is kailangan sagutan nyo na yun sa website na to guys, etravel.gov.ph. Tingnan nyo guys, kapag hindi pa kayo nagsasagot, may stuck kayo dito. So, better sagutan nyo na yung link nasa baba. So, yun guys, nakalagpas na tayo sa immigration officer. And alam nyo, tinanong lang sa akin kung kailan daw ako babalik ng Pilipinas. Then, sinabi ko, January 24 ako babalik. At yun lang naman. Pero, syempre, later, sasabihin ko sa inyo, naglalakad lang ako papunta dun sa PAGS. Sasabihin ko sa inyo kung ano pa yung mga travel requirements na kailangan aside from e-travel na sinabi ko kanina, okay? Sana walang waiting time. Ay, feeling ko may waiting time. Full house ngayon. Usually kasi kapag ganito, kapag full house, is mag-aantay ka. So, ganun naman nangyari. Hinihintay pa ako, feeling ko. So guys, andito ako ngayon sa PAGS. And ngayon, sasabihin ko sa inyo mga travel requirements na kailangan nyo pagpunta doon sa Japan, okay? So, napakadali lang. Kailangan nyo fill out yung mga details dito sa website na to, sa Visit Japan. At doon, kukuha lang kayo ng dalawang QR code. Yung dalawang QR code na yun, yung isa ay pa-present nyo sa immigration at yung isa naman sa customs. Then, aside from doon sa dalawang QR code, kailangan nyo pa isang QR code, which is yung sinabi ko sa inyo kanina, yung sa e-travel. So, yung link ilalagay ko na lang dito sa ibaba. And after na, wala naman na ibang kailangan talaga, kundi yung mga basic requirements lang, tulad ng round trip airfare, hotel, and yung mga activities as a proof, pagka magta-travel kayo, yun lang naman. So, okay, itayin muna natin yung flight natin kasi medyo matagal pa.
8:39 pa lang, and 10 o'clock pa ako. Aalas ako. So guys, andito ko ngayon sa Pugs, and actually, malapit na yung flight ko. It's already 9:52 and 10 o'clock yung flight ko, and I'm so excited kasi guys, pupunta tayo sa isang bansa again na kung saan gustong gusto natin, and this time, winter na! Let's go! Ngayon guys, nagkamadali ako kasi andun ako sa Pugs, diba? Winter na! Itawag na ako kasi dun sa Pugs, nag-YouTube live ako. Nagmamadali tayo ngayon kasi sabi ko nga sa inyo, YouTube live tayo. Then, masyado na pasarap yung YouTube live, guys. Grabe. So, kinausap ko lahat ng mga viewers ko doon. Yung mga iba, doon ko lang na-meet. Okay, so ngayon, let's go. Madali tayo. Kapag minamalas ka nga naman, hindi lumalakad tong walkulator. Ayan, buti na lang to. Lumalakad siya. Okay. So, ngayon, madali talaga tayo. First time ko mag-rush na wala pa ako sa mismong boarding gate. Wala eh, napasarap talaga yung YouTube live ko with our viewers. Let's go! Ayan, nakaabot tayo. Let's go! Narita. Narita Z2192, nakaabot tayo! Dear guests, we have just landed at Narita International Airport. AirAsia welcomes you to Japan. So ayan guys, finally nandito na tayo sa Narita International Airport. Lamig guys. Hindi pa ako nag-sweater. Pero ramdam ko na yung lamig niya. And mas malamig siya kaysa doon sa punta natin before no winter season sa Taiwan. So ang lamig talaga. Pero alam mo, tolerable yung lamig niya. Like hindi yung parang lamig na lamig yung manginginig na overboard. Tignan niya naman, hindi pa ako nag-sweater. Pero ramdam ko na para akong nasa freezer. Sinusundan ko lang sila. Ganito pala itsura ng airport dito, no? Totoo pala. Na dun sa Kansai is mapulay, dito puro puti. Wow! Ganda! Ayan, arrivals! Ang ganda guys! Tapos gusto ko yung lamig! Oh, malamig siya! Ganito yung mga gusto ko, weather! I found my weather! I found my season! Wait lang. Kukunin ko lang muna yung passport ko. Ay naku! Ang lamig, Diyos ko Lord. Ang naramdam mo ko na yung lamig. Passport. Okay. Ito. Ang dami kong boarding pass. Ano ba? Ito ba? Ito. Okay. So magtanggalan muna tayo nito. Tapos isuot na natin ito. Para tuloy-tuloy na tayo. Okay lang na isuot ko siya kasi malamig na talaga. Ang lamig. Ang lamig talaga. Pero kaya pa. Hindi pa naman yung labig na tayo, aayaw na ako, ganun. Okay, let's go, punta tayo sa immigration. Okay guys, so kailangan natin fill up ito. Okay, this one. Dito pala mayroon this embarkation card for foreigner. Month, year, something. Okay, 08-04-1999. Country name, Philippines. Purpose of visit, tourism. Last flight, length of stay in Japan, January 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15 days. Diyos ko, kalahating buwan tayo. So yan guys, nakalagay dito after na immigration, tapos na ako dun sa bag number 4. I mean belt number 4 natin ko code. Ano ba yan, sabag na ako. So Z2192. Okay, so dito, number 4. Guys, alam nyo, hindi na sa akin hiningi yung QR code. Hindi na hiningi. Dito sa Narita, ewan ko kung kailangan talaga siya, yeah, pero dito kasi hindi na sa akin hiningi. Doon kasi sa Osaka, kailangan siya. Pero ang difference lang naman na punta ko doon, nagpunta ako ng Osaka August. So nagpunta ako ngayon ng January dito sa Narita. So ilalagay ko na lang guys sa ibaba if ever kung required ba talaga o hindi na required. Lalagay ko na lang as text kasi hindi ko din alam eh. Pero ginawa ko pa din at least para kahit paano sure, di ba? Nakalagpas na ako sa immigration dito sa Japan, and actually guys, alam nyo, hindi na sa akin hiningi yung QR code ng immigration, but yung QR code ng customs declaration is hiningi sa akin. So kung sa AirAsia nga pala kayo bababa, is dito kayo, ay sasakay, dito kayo bababa sa Terminal 3. And sa case ko kasi magte-train ako, so from Terminal 3, lilipat ako sa Terminal 2, then meron doon pa shuttle. Meron libreng shuttle dito na sasakyan nyo
Tapos, pagka sumakay kayo doon, free yun, itatransport nila kayo from Terminal 3 to Terminal 2. Kasi sa Terminal 2, doon yung sakayan ng train. So, doon din ako bibili ng Suica card, I think. Pero dito sa Terminal 3, meron ditong ATM. Ayan, makikita niyo lang sa likod ko. So, magta-try na ako mag-withdraw dyan para meron na akong Japan yen kahit pa paano. Or, kasi meron pa ako ditong 1,000 yen na natitira. At ganoon na lang ang gagawin ko siguro. Tapos sa Terminal 2 na lang ako mag-withdraw and bibili ng Suica card and bibili ng SIM card, okay? Dito guys, sa Terminal 3 arrival, makikita nyo may charge dyan, tapos may bilihan ng SIM card. Kaya lang alam nyo, sabi sa TikTok, yung mga bilihan ng SIM card daw na ganyan is medyo mabagal daw. So, ang brand na titignan natin is Sakura Mobile. Ayan, Sakura Mobile yung ating kukunin. And ayan, may ATM dyan, pero titignan ko, doon sa Terminal 2 na lang ako mag-withdraw. Ayan, dito sa Terminal 3, makikita nyo, meron din dito nagbibenta ng Wi-Fi at SIM card. At meron din dito nagbabaggage delivery. Yang Yamato Transport na yan guys. Kung hindi nyo alam, yaan nyo, kunyari itong maleta na to, ayokong bitbitin, pwede na siyang i-deliver sa Hokkaido, pwede na siyang i-deliver sa Kanto, pwede na siyang i-deliver sa Nagano, sa kahit saan guys, sa Fukuoka, pwede din, depende yung presyo sa layo. Ayan guys, yung presyo, ayan, nakikita nyo ba? Ayan, Hokkaido, ayan yung price guys. If ever, tas Okinawa, nasa dulo. So, lahat pwedeng i-deliver sa buong Japan. So, pwedeng sila mag... Para LBC sila, pero for baggage. Ayan, so, kapag sumakay kayo ng free shuttle, dito kayo mababas sa number 1. Yung number 1 na yan, Terminal 2 na din naman ako. Then, ayan, makikita nyo, Terminal 2 na kalagay. Then, train, then parking. Then, doon tayo pupunta sa train. Kasi syempre, train yung sasakyan natin. And lahat ng train nandun. So, let's go na. And, 4 o'clock PM na guys. Sana hindi tayo mapagsarahan ng lahat. Pero, feeling ko naman gabi naman nagsasara. So, let's go. Pumasok tayo dito sa Terminal 2, dito makikita yung bilihan ng SIM card and mga ATMs. Ayan yung train guys, pero hindi na muna tayo dyan kasi bibili pa tayo ng SIM card. So pababa yun, punta dun sa B1F. So guys, grabe yung airport nila dito ah. May time na malamig, may time na mainit kasi meron parang may mga part na may heater, ganun. Kaya Diyos ko, ang mangyari sa akin, magpapawisan ako, tas hindi. Magpapawisan ako, tas hindi. Ayan guys, finally nakita na natin tong JAL ABC. So ito yung SIM and Wi-Fi. Ayan yung nakikita ko sa Klook. Kaya lang nga, hindi nga tayo nakabili sa Klook. So if ever kung bibili kayo mas mura sa Klook guys, yung link nasa ibaba and also you can use my code PULLIVAN5 off para magkaroon extra 5% of discount. Ito yung mga presyo guys. Check natin na meron. Guys, so andito na ako, bumibili ko ng SIM card. So ang binili ko is yung good for 15 days which is 3,000 Japan yen yung halaga niya. And actually guys, hindi pala sila nagbebenta dito ng walk-in kapag ka Sakura Mobile which is yun yung mas better. Kaya kung bibili kayo yung link sa ibaba. So ngayon, mag-over the counter ako, medyo mas pricey. Ito yung bibili, unlimited Japan prepaid SIM 15 days, 3,000 Japan yen. Ay, 6,000 pala, I mean. 3,000 akong 3,000. Kaya nandito kayo, bawal na yung return, bawal na yung exchange. So kapag ka daw hindi gumana sa phone nyo, kapag ka kanyang naka-smart lock siya, naka-globe lock, wala. Hindi nila ibabalik, okay? So, handaan nyo yan. Ang init guys, tigal nyo, nasa Japan ako winter, pinagpapawisan pa din ako. Ang lala ng aking tag-init season. So ngayon sa setup natin yung SIM card na binili natin. Ayan, pinaupo tayo dito sa harapan. Ayan, no return, no exchange na to 3,000. Mas napamahal ako guys. Pero kasi ano eh, akala ko pa yung walk-in. Gusto ko kasi ipakita sa inyo yung difference ng walk-in rate tapos ng hindi. So hindi pala pwede mag-walk-in. And mas maganda talaga kapag ka magre-reserve daw sa third-party sites which is yun nga yung Klook. So yung link na sa ibaba para hindi kayo gumastos ng malaki tulad ko. At least, di ba, na-try ko na para hindi nyo na matatry. Ako na yung nag-sacrifice. It's okay guys. Sanay naman ako. Sanay ako guys. Saka alam nyo, ganito lagi ginagawa ko. It's either SIM card or SIM card pa rin ang choice ko. Dahil, mas malalim ganito guys, para kapag hassle, hindi na-hassle. And alam nyo guys, ako ang preferred is SIM card over sa pocket Wi-Fi talaga. Kasi less hassle kapag magbabalik. Gets nyo? Hindi na kailangan. So guys, nakuha ko na, na-set up ko na. Actually, hindi siya tulad dun sa ibang bansa. Hindi tulad dun sa Thailand, Singapore, and whatsoever na plug and play. Yung mismo SIM card, kailangan meron kang itatype dun sa APN. So ilalagay mo APN is a...
ppsim.jp, tapos yung username pp at sim, tapos yung password is jpn, tapos yung authentication type is either CHAP or PAP ba tawag dito. So yun guys, actually medyo kailangan pang ayusin kapag ganito. Kaya pala nakikita ko sa mga ibang vloggers, sinasabing ganun na hindi nila napapakinabangan yung sim card. Feeling ko hindi nila nagagawa ito. Yun guys, dapat gawin niyo yun if ever kapag bibili kayo dito, okay? And again, hindi ko alam kung ganito din sa Sakura Mobile. Baka mamaya sa Sakura Mobile is plug and play. Basta yung link guys nasa ibaba na lang para maging less hassle na lang ng buhay na pag dumating kayo sa Daritan, okay? Guys, dahil wala nang available ng Suica card, dito ako in-advise ng security guard, bibili ko dito ng pass mo. So, i-explain ko na lang mamaya kung paano at kung bakit. Yan o, nakalagay dito, pass mo passport, cash only, 1,500 yen, you need your passport to issue. So, yan guys, nakalagay din, with one pass mo passport, go anywhere you want by train or by bus. One pass mo? Okay, how many? Only me, yeah. 1,500. Yeah. And is that unlimited use or with charge? I mean with the value inside. Ah, okay. How much is the credit inside? Now you give me 1,500 yen. You have 1,500 yen. Okay, thank you so much. And the card is valid only for 28 days. After 28 days expired? Expired. Okay, thank you. And guys, unavailable yung Suica nila. So, ayan. Hello guys! So, nakabili na ako ng PASMO card. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung PASMO card. Ayan, and alam nyo, wala na silang available dito ng Suica card. Kasi guys, yung Suica card kasi is talagang hindi na siya available minsan or hindi ko alam kung kailan babalik yung availability niya dahil naka-join kasi ako sa Japan na tourist group na mga Pilipino. So, yung link ilalagay ko din sa ibaba if ever kung gusto nyo magtanong and whatsoever, pwede nyo din yan i-check and magtanong kayo doon. And nakikita ko ganun nga yung mga reason nila. And alam nyo, pwede din pala gamitin dito yung Ikoka. Kaya lang, hindi ko kasi nadala yung Ikoka ko kasi gusto ko nga ng bagong card. Kasi gusto ko mangolekta, ganun. Eh at least, nagkaroon ako ng PASMO. Kaya lang, yung PASMO na to, share ko lang sa inyo, dun yung bibilin sa pinakita ko kanina, which is sa Skyliner part, na ang halaga nito is 1,500 Japan yen and valid lang to for 28 days. Then after 28 days is ala na, ma-expired na siya, hindi na natin siya magagamit. So pwede ko siyang reloadan, pero hindi ko na magagamit after 28 days, okay? So ito valid to sa lahat ng bus and valid din sa lahat ng train. Pwede nyo magamit, kaya lang, yun nga, may expiration siya. And guys, ako, hindi na ako nag-Skyliner. Kayo, if ever, kung pupunta kayo dito ng Narita at magto-Tokyo kayo, is pwedeng-pwedeng kunin nyo yung Skyliner train nila o yun yung parang ginagamit natin sa ibang bansa ng mga express train, yung airport express train, ganyan, para makapunta na kayo agad mismo doon sa city center. And guys, alam nyo, yung bagsak nun sa Ueno area. So kayo, kung yun yung preferred nyo, pwedeng-pwedeng yun na lang yung avail nyo. And as far as I know, round trip nun is 1,700 plus pesos. So yung link, guys, ilalagay ko sa baba yung clock link. And also, you can use my code dun para magkaroon ng extra 5% of discount. Pero ako kasi sa case ko, okay lang na hindi ako mag-Skyliner kasi mayroon namang mga ibang platform, mayroon namang mga ibang train station na pwede kong sakyan para makarating doon sa mismong hotel ko. Kasi yung hotel ko is doon siya sa Kinshicho ba? Kung hindi ako nagkakamali kasi hindi ko kabisado yung mismong name. Ayan, Kinshicho. Tama. Kinshicho Station. So, ayan guys, nakikita nyo dito. Yung papunta sa Kinshicho, napakadaming paraan para makapunta. Tulad yan, ilalagay ko dito, napakadami. Merong JR line, merong mga iba't ibang train station yung sasakyan mo para makapunta ka doon. So yun yung gagawin ko, hindi na ako mag-Skyliner, okay? So yun guys, gusto ko lang linawin sa inyo kasi ngayon, nagmamadali na ako, pupunta na ako doon para makapag-check-in at makapagpahinga na tayo ngayong first day. And mamaya sasabihin ko sa inyo lahat ng mga realizations ko ngayong first day dito sa Narita. Kasi alam nyo, medyo mas nakakalito itong Narita kumpara dun sa Osaka o sa Kansai International Airport, okay? Mamaya ako sa inyo i-explain kung bakit. I-explain ko sa inyo yung pagkuha ng SIM card. I-explain ko sa inyo yung pagkuha ng Wi-Fi rental. I-explain ko sa inyo yung pagkuha ng PASMO card or Suica card. I-explain ko din sa inyo yung pag-withdraw, okay? So mamaya na lang, samahan nyo na muna ako kasi mag-train tayo and napaka-hassle, guys. Hassle na hassle ako. Hindi ko na uulitin na dalawang maleta yung dadaling ko as a solo traveler. Kasi parang ay, basta napaka-hassle pala talaga kapag dalawang maleta yung dala-dala mo tapos mag-isa ka lang. Ngayon ko lang kasi ito guys na experience. And masaya naman. Masaya siya. Pagod.
So yun lang. Hindi ako nagre-reklamo ha. Baka may magsabi na naman sa inyo dyan sa comment section. Bakit kasi dalawa yung dinala mong maleta? Kasi nga guys, nagpunta nga ako ng Boracay. Ayoko na nga umuwi ng probinsya. Gusto ko dire-diretso na yung trip ko, okay? So sige, bye-bye. Mamaya na lang. Guys, malamig na dito sa labas. Diyos ko Lord. Super lamig talaga. Alam niyo kapag kami 17 degrees sa aircon, mas mababa pa doon, siguro mga 10 or 8. Ganun, ang lamig. Pero hindi pa naman yung nanginginig na level. Pero ang lamig yun, parang tumatalab na siya sa labi. Ganun, parang tumatagos. Kanina kasi, nung suot-suot ko tong jacket ito sa loob ng airport, tapos doon sa palabas, doon sa mga parang corridor or whatsoever, pinapawisan ako. Pero guys, ngayon, pumapasok na siya sa loob ng sweater ko. Ganun, ganun katindi. So guys, ayan, nakasakay na tayo sa tren. And ayan, wala nang araw. Actually, 6 o'clock pa lang, pero parang ang itsura na dito, parang mga 8 p.m, parang ganun ng level. So, dito kasi sa Japan, maagang buhaba yung araw. So, sasabihin ko lang kayo ng mga travel requirements pamaya-maya pagdating ko dun sa hotel. Then, ikakat ko yun. Then, isasama ko kayo sa first dinner ko dito sa Japan, okay? Para kahit pa paano is nakita nyo. And, grabe guys, nag-grave ako sa ramen. So, titignan ko kung dun sa hotel ko may malapit dun na ramen para yun yung kakainin namin. So guys, nakarating na tayo dito ngayon sa Kinshō Station, which is dito lang din yung mismo hotel ko. Ang grabe guys, napakalamig ngayon. And guys, alam nyo ba, share ko lang. Doon mismo sa train station, meron palang heater. I mean, meron yung pampainit yung mismo inuupo. Ano, akala ko nung una, na umupo ako, is yung umalis na umupo, is parang ang init lang nung puwet. Yung parang ganyan, parang naramdaman ko lang. Noon pala, talagang meron parang pa-heater o pa-painit sa upuan. Ang galing, no? Ala, nabibilib lang ako. Gusto ko lang i-share sa inyo para if ever kapag nagpunta kayo dito ng winter, may experience yun. Kasi hindi ko yung na-experience. Nung nagpunta ako dito ng summer dati, syempre mainit. Alam mo pa, may pa-heater pang ganun. So, yun. Gusto ko lang i-share. Baka daming tao dito. So, ngayon, gagamitin ko ni Google Maps para ma-detect kung saan ditong area yung aking hotel. So, nakababa na tayo doon sa mismong track kung sa itaas. And ngayon, dito tayo pupunta sa south exit. Kasi sa south exit, doon malapit yung hotel ko. Ngayon, lumabas na tayo. Let's go. Ito guys, yung itsura ng exit station na JR. And gusto niyo makita kung asa yung hotel ko? Ayun! Ayun, no? Ayun lang. So, super lapit lang. Walking distance lang yan. Tapos yung mga dadaanan pa, puro kainan at maliwanag. Let's go! Finally, guys. Ito na tayo. Ayun na yung Fresa Inn. Sotetsu. Sotetsu. Fresa Inn, Kinshō. Grabe, guys. Ang lamig. Super lamig. Yung inaasam ko na lamig na daig. Whew! So, ayan. I-separate vlog nga pala yung gagawin ko dito. So, if ever, kapag gusto nyo malaman kung ano itsura nitong hotel ko, sa separate vlog ko siya ilalagay, okay? So, separate yung hotel and room tour and yung facilities niya and whatsoever, okay? So, ngayon, pumunta na tayo sa room ko at i-explain ko na sa inyo yun nangyari the whole day kung ano i-expect nyo, okay? Hello, guys! So, ngayon, pag-usapan na natin ang summarization ng buong araw natin ngayon, which is ang day 1. Kasama na dyan ang travel requirements, kasama na dyan yung immigration sa Pilipinas, yung immigration dito, yung customs dito. Kasama na dyan yung Narita Airport experience, kasama na dyan yung pag-transfer ko, and etc. Okay? So ngayon, simulan na muna natin doon sa Pilipinas. Okay? So guys, katulad ng dati sa mga sinasabi ko sa inyo, is ang pinipare ko lang is yung basic, na kumbaga nasa notes lang ng mismo cellphone ko, kasama na dyan yung round trip airfare, mga airfare ko din, kasi mayroon akong pupuntahan pang iba, which is sa Sapporo, and ang airfare na pinakita ko sa immigration is 4. Tawag doon, ang aking flights. So, pinakita ko sa kanila yung flight ko, na Manila to Narita, Narita to New Chitose, tapos New Chitose to Narita, at Narita to Manila. So, 4 po kasi magiging flights ko dito sa trip na to. Pinangungunahan ko na kayo kasi pupunta tayo ng Sapporo, okay? So, yun yung mga naging requirements na iniready ko, pati yung hotel. Hotel ko dito sa Tokyo at hotel ko dito sa Sapporo. Tapos, aside from that, syempre, iniready ko din yung mga book activities. So, yun yung dapat namang ipapakita ko sa kanila. Pero hindi naman sa akin hinanap, guys. Kasi dun sa immigration sa Pilipinas, ang kakabukod-bukod tangi lang talaga na tinanong sa akin is kailan daw ako babalik. Which is sinabi ko, January 24. 24 ako aalis dito ng gabing-gabing-gabi. Tapos ang dating ko sa Pilipinas is 25 ng madaling araw. So, ganun kahaba. So, 15 days talaga. Oh, so, yun yung nangyari. And nung pagdating ko naman dito sa Japan, is ang ine-expect ko, since sinabi ko nga sa inyo, is itong website na to. Ayan, mag-fill out kayo dyan. Kasi need pa rin pala. So, di ba, ang sinabi ko dyan is kailangan nyo ng dalawang QR code, which is itong QR code ng immigration at itong QR code ng customs declaration. So far, ang hiningi lang sa akin is yung QR code ng customs declaration. Pero, kahit pa paano guys, i-ready nyo na rin yung immigration QR code kasi ganun lang naman eh, super dali lang naman ang mga need. So, mas mabuti na nahanda
kesa hindi, okay? So dati kasi na nagpunta ako ng Osaka, hiningi ito parehas, like talagang iniscan, pero kasi ngayon, ang iniscan na lang is yung customs declaration, okay? So after nun, dun sa customs declaration, iniscan ko yun, tapos kinausap ako casually ng mismong Japanese authority, sinabi niya sa akin ganun, wow, how long? Sabi niya ganun. Tapos sabi kong ganun, 15 days. Tapos sinabi niya ganun, oh, really? Sabi niya ganun. Tapos sinabi kong ganun, yes, I will go to Sapporo too. Sabi kong ganun. And yun lang naman yung usapan namin sa customs. Kasi sa customs, guys, sasabihin niyo lang doon na wala kayong mga dalang kahit ano, malaking pera, wala kayong dalang ginto, wala kayong dala ng mga napakadaming items, which is, masasagot niyo naman na yun kapag sinagutan niyo yung Visit Japan. So, lahat yun, doon niyo naman yun makikita sa Visit Japan na to, okay? So, pagka nag-transfer kayo ng Narita Terminal 2, is ang mangyayari doon, guys, is lalakarin nyo lang siya. Either pagka sa north kayo na gate papasok is pupunta pa yun dun sa bandang dulo. Sa pinakadulo kasi yung ABC na mismong stall kapag bibili kayo ng SIM card kay Cloak. Okay, so yun. Ang plano ko talaga nung una, magwa-walk-in ako. Like, bibili ko dun on the spot para mapag-compare natin at sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung kaibahan ng presyo kapag ka binili ko doon on-site at kapag ka nag-book kayo kay Cloak, okay? So ngayon guys, ayan, nagpunta na ako doon. Nagpunta na ako, tapos ang sabi sa akin doon, hindi nagbebenta ng walk-in. So, ang nangyari, akala ko wala akong mabibili na mabilis na SIM card. So, ang nangyari ay nag-over-the-counter ako ng SIM card, pero hindi siya Sakura Mobile. Guys, magandang brand daw is Sakura Mobile. Sa lahat ng mga natapagtanungan ko, yun ang maganda. So, yung Sakura Mobile is yung link nandyan sa ibaba. So, if ever kapag kabibili kayo, is i-add nyo na lahat ng mga ibubuk nyo sa Cloak and use my code Paul Ivan 5off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount nga. So, yun, hindi ako nakabili ng Sakura Mobile. Ibang SIM card brand yung nabili ko. Hindi ko alam kung anong brand ng SIM. And so far, guys, okay naman siya. Kaya lang, may mga time na parang walang signal. So, yun. May mga time na parang ang hina ng signal. May time na biglang mawawala. Ganon. Kasi nga, hindi nga sa Sakura Mobile. Pero it's okay. It's okay lang naman. Kasi talagang nakahanda na ako na it's either sa vending machine ako bibili kapag hindi, wala akong mabilan talaga. Or yung Sakura Mobile nga, or yung over-the-counter. So, yun lang talaga. Kasi gusto ko nga mapagkumpara yung presyo. So, guys, ang presyo na sa Sakura Mobile sa Cloak ay ito. At ang presyo naman nung doon sa walk-in ng ibang SIM card ay ito. Okay, so kayo na lang bahala. If ever, guys, kayo na lang din mamili. Okay? So, yung pag-pick up ng SIM card doon sa Narita Terminal 2, doon yung sa labas, sa arrivals area, and doon sa bandang south side, guys. Doon sa ABC, boot something, ganyan. And doon nyo yun mapipick up. At, guys, pagbaba doon, first floor kasi yan, pagbaba doon, doon na yung train station, sa baba lang nun. Tapos doon, pwede kayo na doon bumili ng ticket ng Skyliner, at pwede din kayo doon bumili ng Suica ba? O ano ba basa? Basta Suica card, tapos pass mo. And unfortunately, walang available na Suica card. Kasi guys, yung Suica card is ano siya, tawag doon? Out of stock and hindi sila makapag-produce. Hindi ko alam kung bakit, kung ano ang meron. Kaya ako, na-issuehan ako ng Pasmo card. Itong Pasmo card, guys, ang terms and conditions na to is 1,500 mo siyang bibilhin, tapos meron siyang 1,500 na load sa loob. Pero guys, 28 days lang valid itong card na to. Okay? So after 28 days is mag-expire na siya, hindi na siya pwede gamitin. Compared dun sa Suica o Ico ka o kung ano pa mang uring IC card, pwedeng-pwede mo lang siya loadan as long as na babalik ka at active, ganun, pwedeng-pwede ito, ma-expired siya. And ito, pwede mo din itong gamitin pambili sa mga 7-Eleven, pambili sa Family Mart. So, yun nga lang, na-expired. Pero ito lang kasi available dito. And guys, take note, pagpupunta kayo dito sa Tokyo, is available at pwede din ditong gamitin yung Ico ka card na kinagamit nyo sa Osaka o Kansai region. Okay? Pwede dito gamitin yun. Unfortunately, hindi ko nga dinala yun kasi nga, Suica card nga ang balak kong bilhin dito na nauwi ako sa Pasmo. Okay? So, yun lang naman guys. And then, kapag ka naman na magte-train na kayo from Narita Airport to City Center is dalawang option. I mean, actually, madaming option. Pero itong option na to, pang-train lang itong sasabihin ko. So, yung unang option is yung Skyliner. Yung Skyliner, guys, is yung parang Airport Express na parang maganda siya. And mabibili nyo din yung sa Cloak. So, yung link nasa ibaba. So, yun, pwede nyo yung gamitin. Kaya lang, guys, kasi ang bagsak nun is sa Ueno. Ueno, yun yung mismong bagsak nung mismong Skyliner. So, for me, sa situation ko,
katabi lang kasi nito yung train station, yung hotel ko, yung Kinsicho Station. So, merong ibang line na perfect for me na mas mura. So, ang ginawa ko is ito na lang ginamit kong Pasmo card ko, hindi na ako bumili kay Klook. Tapos, ito na lang yung tinap ko doon na pinambayad ko. And nakarating ako dito. So, depende yan guys kasi sa hotel nyo. So, if ever, pwede kayong mag-skyliner, pwede kayong mag-train na iba, isearch nyo lang sa Google Maps, yung from Narita Airport going to your hotel, kung ano yung mga pwede nyo sakyan na train station, na line, ganyan-ganyan. Or kung gusto nyo mag-taxi, mas mahal yun. O kung gusto nyo din mag-limousine bus, depende yan. So guys, lahat ng options na to na pwedeng mag-book sa Klook, ilalagay ko yung links ibaba para kayo nalang bahala mag-check, okay? So ang suggestion ko sa inyo, check nyo muna yung mismong hotel nyo kung ano yung location niya at kung meron bang malapit na train station o kung meron magdadirect mismo na hindi na kayo mag-skyliner. Pero kung wala, I suggest na mag-skyliner kayo compared na mag-limousine bus or mag-taxi. Pwede din may limousine bus or skyliner. Pero yung taxi, hindi ko nare-recommend kasi ang mahal talaga nun. Unless, hindi kayo budget traveler. So, yun lang guys, yung mga travel requirements at mga dapat nyong malaman kapag pupunta kayo dito sa Tokyo. So, ngayon, samahan nyo na muna ako kumain ng dinner o ng first meal ko dito sa Japan, specifically dito sa Tokyo. Dahil dati, diba, sinama ko kayo sa aking first meal, which is ang yakiniku like before. At ngayon, maghanap tayo. Actually, ang hinahanap ko talaga, Yoshinoya, Ichiran, Yakiniku Like, and whatsoever. Pero kung wala, pwede naman na hindi na lang branded. O yung mga local store na lang na mga pwede nating mapagkainin dito, local restaurant. Okay? So, tara na! Okay guys, diba sabi ko sa inyo, isasama ko kayo sa dinner ko. So, samahan nyo ako mag-dinner ngayon. Maghahanap ako ng kainan dito. And alam nyo, talagang crave na crave ako sa soup. Sa ramen. Doon talaga ako crave na crave and hindi ko alam kung meron pang bukas ng ganitong oras kasi maaga nagsasara yung mga restaurant dito. Pero nakikita kami mga ilaw pa. Oh. Doon sa Osaka, naalala ko nagsasarahan na yung mga restaurant ng ganitong oras. So, let's check. Ano kaya dito kahit at least Yoshinoya? Oo, ramen na, no? Saan kaya itong ramen na doon? Nasa kanto. Sige na natin kung ano. At parang wala namang taong pumupunta. Ayun yung mga prices ng ramen nila. Diba? Sarap kaya to, $6.80. Yokohama Leke Ramen. Teka, check pa ako sa iba. Ang galing o, tiga nyo, katabi lang to ng hotel ko ah. Like, super walking distance lang. May mall siyang katabi, Parko name. Wow, Yoshinoya. Meron ba Yoshinoyang malapit? Wait, search nga tayo muna sa Google. Ayan guys, ikot pa ako ng ikot. Dito lang pala yung Yoshinoya. Ayan yung aking hotel o. Oh. Ayan, nakikita niya. Sa Tetsu Fresa Inn. Ayan yung hotel ko. Tapos, ito lang pala. Oh, let's go. Okay, kumain na tayo. Order na ako. Start ordering. Ha? Ah, ayan. Okay. We will call you at this number. Number one. Ah, okay. Number one. Recommended menu and list. Okay, ito ko crave. Kung hindi dito sa Ichiran. Kung hindi sa Ichiran. Sa Yakiniku Like. Let's go. So, ayan guys. Order na ako. So, ordering ko itong 2x beef sukiyaki meal. So, itong price niya kung medyo 1,013. Tapos kung large, syempre large tayo. Gutom tayo eh. So, size daw ng rice. Medium, large, or small. Large. Oh, huwag niyo ko judge. Okay, add to order list. Mag-a-add ba tayo ng miso soup and whatsoever. Choose another side menu. Ayan. Gusto ko ay, ano ba yung mga, fried chicken set. Ayan. Ay, dahil pa ng menu dito, no? Ay, hindi yan. Side lang. Oh. Ano to? Potato salad, saka parang yun ang pinakamahal. Pero parang gusto ko yung potato salad. Sesame dressing. Okay. Ay, hindi. Sige, Japanese. Kasi nasa Japan tayo eh. Okay, yun lang. Ooh, so yan ang aking unang meal dito. 1,463. Okay. Send order. Let's go! Grabe, gutom na gutom ako. Okay, lista natin. Kasi ang goal ko ngayon is ililista ko lahat ng ginastos ko at sasabihin ko yun sa TikTok. Gagawa ako ng video kasi ano ito. Okay, ito na natin first meal. Ang laki pala, guys. Ang laki pala niya. Kasi hindi ako pala kain ng sukiyaki na may itlog. So, ididip daw ko. Ididip ko pa kami. Then, kasama daw ididip. Try natin, ah. Hindi ako pala ganito ha, don't judge me. Tama ba? Ano yung talaga? Baka magiging pala ganito.
kain tayo. Refillable na ito. Pwede ka mamili kung cold water, hot water, or tea. First time kumain sa Yoshinoya dito sa Japan. Ibang iba pa lang dito kumpara dun sa Pilipinas. Alam mo yung i-judge ha? Sinurge ko lang sa Google. Sinatakpan ito. Nakasin ko yung mga kabila eh. Pagtawan mo. The best pang yung ating first meal dito sa Japan. Dati ang naalala kong first meal natin ay Yakiniku Lake. Ngayon, Yoshinoya. Ipapangako ko ang first meal natin next time sa Fukuoka Ichiran Ramen since doon nag-originated. Thank you, Lord. Ordering ito guys, highly recommended. Guys, after 20 minutes na to, ito na mag-ubos. Dami ko pa lang order. Lesson learned, okay na pala na kahit hindi 2 times. Tapos alam nyo, ito Yoshinoya, considered talaga siyang mura. Kasi nung una nung pinipit ko to, yung walang large, walang mga upgrade at grade, 300 pesos lang. Ang laki na pala. Sipin mo, 300 lang pa. Ikaw. Alam ko, nagsasanggyup ka. Yung sanggyup mo, every kain mo, 599, 699, 799. O diba, ito, 300 lang, isang buong set. Japan! Gusto ko, ang sarap. Yung biro. Ang sarap. Pag nagpunta kayo dito, kainin nyo itong dipso. Kaya kasi set na 2 times. Kahit dalawa kayo o tatlo, kaya nyo pag hati-hatian to kung hindi naman kayo malakas kumain tulad ko. Ang sarap. Guys, ngayon ko lang itatry ito. Itong Japanese technology na mga parang nakikita ko sa TikTok. Sauce to ng salad. Galing! Galing! Yung mga ganito din yung mga maple syrup, mga ketchup. Galing! Pasahaluin na lang natin. Diba? Galing! Okay, so tapos na ako kumain sa aking hotel. Grabe, busog na busog ako. Napakadami kong nakahain, guys. For real. May tanong ako, sa mga nakapunta na dyan dito sa Japan, bakit may mga tao na laging nasa gitna ng kalsada? Mapababae, mapalalaki. Tapos parang meron sila mga hinaharang na ganyan. If ever nga, guys, kung alam nyo yung sagot, pwedeng pa-comment down below sa Shinchai Bashi kasi papunta sa hotel kami mga ganun din. May mga ganun. Yun, nasama ko naman na kayo sa aking hotel at nasama ko na din naman kayo sa lahat ng adventures ko for day 1. Kumain na ako, sinama ko din kayo. So yun guys, maraming salamat. Abangan nyo pa ang mga susunod kong episode dito sa ating Japan Vlogs, okay? So yun lang, thanks! Alam nyo ba, ito yung hotel ko. Ayan, gusto ko lang isama dito sa vlog na to. Ito yung hotel ko and meron siyang malapit na Family Mart na katapat. Ayan oh, papakita ko sa inyo. Ayan, kakatapos ko lang kumain ng dinners kaya ngayon is bibili ko dyan ng mga drinks kasi walang drinks doon. Walang provided silang drinks, like nasa baba lang. Kaya ayoko, gusto ko meron akong stock sa ref. O diba, may malapit na nga na train station. Napakaganda pa ng location. May malapit pa na Family Mart sa aking hotel. I love it. Ayan, Family Mart. Oh, naka-heater sila dito. Hindi malamig eh. Ay, ito yung gloves. Uy, ito yung ano ko, ito yung nilalagay ko sa labi. Ayan sila, pero hindi ganyan, may maliit lang yan. Kumuha muna tayo ng basket. Ito na ba yung basket nila? Ayan, may basket sila na medyo malaki-laki.
kasi medyo madami-dami tayong bibilin dito. Okay, let's go. And guys, alam nyo, hahanapin ko din dito yung laging ina-IG story ng ating kaibigan na si JM Bantisho. So, ayan. Ito yun, ano? Ito yung lagi niyang pinopost eh. Sa IG stories niya, okay? Tapos si ate ko din, lagi kasi siya nanonood kay JM. Tapos sinasabi niya gano'n na bilin ko daw to. Kasi guys, alam nyo, nung una akala ko, ito ay orange. Nung huli ko lang nalaman na Yakult pala to. So, titikman natin and i-review ko to tomorrow. Kasi busog na ako, baka maisok ako. Bundak na ako talaga, guys. So, if ever, pag mapupunta kayo dito, pwede nyo ding bilin to. Grabe, laman ng aking basket, puro siya mga drinks. Oh, so, naka 619 Japan yen na tayo dito sa pinamili natin ng drinks. I'm blocking. Yeah. At least, nakaka 2,000 yen pa lang tayo for today. Love it.